Pag sinabing YouTube, pumapasok agad sa isip natin ang salitang vlog kung saan napapanood natin ang ating mga idolo sa kanilang ginagawang video, papaprank, travel, adventure, mukbang, iba't ibang challenges, streaming o kung ano pang entertainment ang inihahating nila. Pero pumasok din ba sa isip mo na kung sino kaya ang YouTuber na sadyang namayagpag na at malaki na ang binago ng buhay nila dahil sa nakakamit nilang kita? Kaya, maiging panoorin mo ang videong ito at tapusin nang sa ganoon ay baka maging isa ka rin sa tinatahak nila at baka mabago rin ang kapalaran mo. Pero bago natin umpisahan, isa munang pasasalamat mula sa inyo mga kanos dahil kami ay pinagkatiwalaan ninyo tungkol sa topic na ito sa magkasunod na taon na nagkamit ng hindi matatawarang views. Patunay lang ito na na-inspire namin kayo sa kwentong aming tampok. Kaya naman, atin ang pag-usapan ang 10 YouTube vlogger na may malaking kinita na sa YouTube ngayong taong 2022. At ang pagbabasehan natin ay ang buwan ng July, kung saan ang magiging calculation natin ay base sa nakamit nilang 1 million views na maaaring kumita ng 50,000 pesos o higit pa. Kaya ano pang inaantay mo? Simulan na natin! Number 10. Alex Gonzaga. Si Catherine Cathy Cruz Gonzaga o mas kilalang Alex Gonzaga ay 34 years old, isang aktres, komedyante, TV host at syempre vlogger. Tolong! Tolong! Takot ako sa height! Pakibaba ako please! Baba! Wait! Ibon ako! Tweet, tweet, tweet! Alibon! Baba! Ba't ganyan yung baril mo? Pa-counter-strike ka na! Anong level ka na? Hello! Ako si Maripondo. Laging hinahanap ng mga tao at lagi namang tinatago ng mga politiko. Maripondo. Bukod sa pagiging TV personality, si Alex Gonzaga ay lalong umusbong ang kasikatan noong mapasok na niya ang pag-YouTube. Dito ay kanyang ipinagpatuloy ang kakayahan niya upang mapasaya ang mga manonood. Oh, pagod ako muna. Bigla ba ako? Ang dami kong excuse me lang. Excuse me. Ivana. Ivana. Ivana Balawi. Likas na nga kay Alex ang magpatawa at magpasaya ng mga tao. Kaya naman, ito ang tinatangkilik mula sa kanya. Wala ang amhang! Ay, sus! Sus, Mario! Sus, Mario! Hindi naman siya nabawasan. Balik na natin. Nakakasama ni Alex sa kanyang video madalas ay ang kanyang pamilya at syempre, pati na rin ang kanyang asawang si Mikey Morada. Sa ngayon, bukod sa YouTube, ay mapapanood si Alex sa variety show na Tropang Lol ng TV5. At siya ay nag-trend din dahil sa kanyang Netflix movie na The Entitled, kung saan sobrang marami siyang napatawang tao. Tatayin na po ako. Huwag mo na magsulat. Narito ang analytics ni Alex Gonzaga. Ngayong July 2022 ay nagtala si Alex Gonzaga ng 16.3 million views at siya ay maaaring kumita mula 220,000 hanggang 3.5 million pesos mula sa YouTube ads. Number 9. Number 9, Vice Ganda. Si Jose Marie Borja Visceral Perez o mas kilalang Vice Ganda ay 46 years old. Si Vice Ganda ay nagsimula lamang bilang isang stand-up comedian na ngayon ay isa ng noontime show host ng It's Showtime, recording artist, fashion icon at box office king. Santos! Dadalhin kita! Sa palasyo? Palasyo ng Malacanang! Ilan nga sa mga pelikulang pinagbitahan ni Vice Ganda ay ang Private Benjamin, Girl Boy Bakla Tomboy at Beauty and the Bestie. Pero ang talaga namang tumabo sa takilya ay noong makasama na niya sa pelikula si Coco Martin sa movie na The Super Parental Guardians. Uli ng mga bata? Ay! Sino pala sabi ko uli ng mga bata? Ito? Ikaw ang sa mga bata? Hindi! Sila eskerito! Kung pala mga mukha nyo! Alis kami!
sinaulong niya? Kukunin ng mga bata? Napakarami nang ang kayang gawin ni Vice Ganda, kaya hindi katakatakang minamahal siya ng kanyang tagahanga na nasundan pa noong pasukin nito ang YouTube industry. Sa kanyang pagpasok sa YouTube ay lalong nadagdagan ng saya dahil kabilang siya sa mga YouTuber na talaga namang most watched channel. Ito marahil ay dahil sa kwela, kulit at pagpapatawa. What's up, mga ka-GV? This is your ultimate GV girl, VG. And for today's video, Bakla ka to. Nakunta pa tayo ng Amerika. Ganun talaga pala tayo for today's video. Ilan sa mga videong pinapanood sa kanya ay ang kanyang kulitan kasama ng mga kasamahan sa industriya, mga kaibigan, kasama sa bahay, pamilya, at ang hindi mawawala ay ang kanyang husband na si Ayon Perez. At sila ay kinasal noong late 2021. Narito ang analytics ni Vice Ganda. Ngayong July 2022 ay nagtala si Vice Ganda ng 16.631 million views at siya ay maaaring kumita mula 230,000 hanggang 3.6 million pesos mula sa YouTube ads. Number 8. Number 8, Niana Guerrero. Si Niana Jose Evidente Guerrero, o mas kilala sa YouTube bilang Niana Guerrero, ay 16 years old, isang dancer at vlogger. Unang napanood si Niana sa YouTube channel ng kanyang kuya na si Rance Kyle, na isa ring sikat na YouTube vlogger. What is up, party people? So now, it's the third day and I have a question for you. What's up? What's the first thing that comes in your mind when I say Bohol? Chocolate Hills, Tarsier, Lobok River. Bukod kay Niana, ay likas na rin sa kanyang pamilya ang pagiging dancer dahil sa kanyang kuya Rance Kyle at kapatid na bunsong si Natalia Guerrero. At sa kanilang pagsasayaw ngay, sila ay lubos na nakilala at sumikat ng husto. Ilan pa sa mga videong tinatangkilik kay Niana ay ang kanyang lifestyle, trending challenges, pranks at iba pa. What is up, party people? So tonight, we'll be trying out some weird foods from the internet. First is the sardinas con yellow. Sardinas con yellow. Mama! Isa si Niana sa mga makakapagpatunay na talagang kabilang siya sa mga pioneer creator ng bansa. Dahil sa kanyang mga quality content at patunay dito ay ang pumalo niya ng lifetime views na 1 million views, most watch videos at ang road to 15 million subs nito. Okay guys, so I'll hold the chicken. Narito ang analytics ni Niana Guerrero. Ngayong July 2022 ay nagtala si Niana Guerrero ng 18.273 million views at siya ay maaaring kumita mula 250,000 hanggang 4 million pesos mula sa YouTube ads. Number 7. Number 7, Zainab Harake. Si Zainab Muhammad Ocampo Harake o Zebi ay 23 years old na isa sa mga pinakamatagumpay na YouTube vlogger sa bansa at siya ay kilala dahil sa kanyang amazing YouTube vlogs at content. Hello Zebi! I'm back again and again! Pinuksan ko doon, ikot ako. Wait niyo ako. Para marerelax ako dito, kailangan ko to. Nakakapag-vlog na ako, nakakapag-dress na ako, nage-enjoy pa ako, and alam ko nage-enjoy kayo. July 2019, nang unang mag-post ng video si Zainab, at agad itong sinuportahan ng mga tao. Dahil makalipas lamang ng 2 buwan, ay naabot agad ni Zainab ang 1 million subscribers. Kahanga-hangang achievement ito para kay Zainab at ito'y lubos na kanyang ipinagpapasalamat. Kaya naman, noong first anniversary niya sa YouTube ay naabot agad ni Zebi ang 6.2 million subscribers at dito na nga nabuo ang kanyang pangmalakasang intro at talaga namang tumatak sa kanya ay ang arat na. Nang ibig sabihin ay tara na. Ayon kay Zebi, yun ang nakilala sa kanya at feeling niya ginabayan niya ang karir niya. Imbis na arat na, alak na!
Sa ngayon, on hands na ina si Zainab sa kanyang anak na si Bia kay singer-rapper na si Skastaki na kamakailan lang ay naghiwalay na sila dahil sa cheating issue. At mapapansin din, burado na ang mga video ni Zainab na kasama si Skastaki. Tama si Donna ngayon. Diba? Sorry, Andrew. Iba na ang panahon. Kahit pangit ngayon, ay naglolo ko. Ngunit di nagpapatalo sa lungkot si Zainab dahil nagpatuloy pa rin siya sa larangan dahil maraming nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ngayon ako alam papalakas sa loob ni Zainab yung mga taong bawat isa sa inyo na nagmamahal para sa kanya. Saya ko at pwedeng maging okay din ako dito soon. Not now pero mas soon. Masasanay na ako. Gagalingan ko lalo. Narito ang analytics ni Zainab Harake. Ngayong July 2022 ay nagtala si Zainab ng 18.31 million views at siya ay maaaring kumita mula 250,000 hanggang 4.1 million pesos mula sa YouTube ads. Number 6. Number 6, Ivana Alawi. Si Mariam Al Alawi, o mas kilalang Ivana Alawi, ay 25 years old, isang Filipino Moroccan na aktres, model, TV personality at YouTube vlogger. Hi guys! Welcome back to our channel for today's video! Kukontrolin nyo ang buhay ko. Video for today is letting my followers control my life for a day. Ang talaga namang nakapagpaugong sa pangalang Ivana Alawi ay noong mag-upload siya ng kanyang A Day in My Life video kung saan pansin ang kanyang kagandahan at kaseksihan na talaga namang kinabaliwan ng marami lalo na ng mga kalalakihan at umabot na nga ang views nito ng humigit 31 million views. To my channel, this is Ivana at ngayon gagawin natin ang A Day in My Life. So tayo sa aking bedroom, ngayon pupunta naman tayo sa lalaban. Inaayos natin ang mga colors kasi magkakahawaan niya. Dahil Pilipino tayo, hindi tayo gagamit nito kasi feeling ko nasisira yung tela. Bukod sa kanyang beautiful personality, hindi nangalingid sa kaalaman ng marami na present lagi si Ivana sa pagtulong sa mga nangangailangan na ayon sa kanya, ang blessings na natatanggap niya ay para sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Anya pa, share the love, share the blessing. Inspire din kayo, magluto kayo, or kung ano man yung mga naiisip niyo. Always help our kababayan kasi dapat dito sa Pilipinas na tayo nagtutulungan. Yung pagod, wala lang yun sa mga taong mapapasaya natin. So thank you to you and to everyone. Good night. Isa pa sa galing ni Ivana mag-vlog ay ang kanyang pagpa-prank na talaga namang halos lahat matagumpay niyang nagagawa. Oh, pwede makahingi ng tulong? Po, oh, laki naman hoop nito, 20. Bilan ka kayo ng po. Oh! Oh, yung topic. Lo, si tatay naman, ang daming nga rin. Kasama pala nyo. Kasama pala nyo. Sobrang bait. 20,000 pa eh. Ha? 20,000. Tulog. Biyaya ka lang po. Salamat po. Sobrang bait nyo. Sabi ko nga sa kanya, tatay na lang kita, ang bait niya. Grabe, yun ang hinayas sa labas kasi iyak na ako nang iyak. Sa ngayon, kasalukuyang mapapanood si Ivana sa kanyang first ever lead role TV series na A Family Affair. Kasama niya rito si Gerald Anderson, Sam Milby, Jake Ejercito at Jameson Blake. Narito ang analytics ni Ivana Alawi. Ngayong July 2022 ay nagtala si Ivana ng 18.787 million views at siya ay maaaring kumita ng mula 260,000 hanggang 4.2 million pesos mula sa YouTube ads. Number 5. Number 5, V. Cortez. Si V. Cortez ay 26 years old at siya ay kilala bilang karelasyon ng sikat na YouTube vlogger na si Kong TV. Hi mga Vivis! So ngayon mga Vivis ay may bago tayong gagawin. Magpa-prank tayo kasi I'm the prank queen. Tiyan, prank na gagawin ko ay wasabi prank. So maglalagay ako, ito yung ice cream. So. Pauwi! Buntis at binigyan ako ng doktor ko ng dessert. Tingnan natin kung magugustuhan nila yung lasa. Leo. Go!
Ay, gago, hindi naman ito pang buntis eh. Hinahangaan si V. Cortez dahil sa inspirasyong binibigay niya sa kanyang mga manonood dahil si V lang naman ay kayang napagsabay ang career at pag-ibig. Bukod kasi sa pag-YouTube, si V ay isa na ngayong entrepreneur na nagsimula lamang sa puhunang 10,000 at ito'y hinahiram pa niya sa kanyang karelasyong co-YouTuber ding si Kong TV. At ang buong nga ng 10,000 na ito ay ang mga business na cosmetic line, clothing line, milk tea shops at nakapagpatayo na rin ng sariling bahay at kotse. Gusto ko pa rin kasama si Kong. Nai-imagine ko siya na yung anak ko. So pag nakikita ko siya, gusto ko siyang kasama. July 5, nang isilang ni V ang anak nila ni Kong na pinangalanan nilang Zeus Emmanuel Cortez Velasquez na binigyan din nila ng palayaw na kidlat. Ang pagsilang ni Kidlat ay talaga namang blessing sa magkasintahan dahil ito'y pangalawang pagkakataon ni V na mabuntes. Ang una kasi niyang subok na mabuntes ay di naasahang makunan siya. Kaya naman, sobra na lang ang saya ni V dahil may kidlat na siya sa kanyang buhay na mahal niya pati na rin ang mga sumusuporta sa kanya. Narito ang analytics ni V. Cortez. Ngayong July 2022 ay nagtala si V. Cortez ng 20.197 million views at siya ay maaring kumita ng 275,000 hanggang 4.5 million pesos mula sa YouTube ads. Number 4. Number 4, Pugong Biyahero. Ang Pugong Biyahero ay isang charity vlogging channel kung saan ito ay minamanage ni Sir Paul at ng kanyang PB team na ang tanging adikahin ay ang makatulong sa lubos na nangangailangan saan man panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng share, love, peace, and hope. So yan, magandang hapon po mga kababayan. So kami po ulit ay may pupuntahang isang pamilya po dito sa Nasugbu, Batangas. Pasamaan niyo po kami ng PB team sa bagong mission natin ito na ating gagawin dito sa... Ano nga dito, Master? Ang lugar? Banilad, Magyaman, Nasugbu, Batangas. Ang pagtulong ni Pugong Biyahero ay talaga namang nagbibigay inspirasyon sa mga tagapanood dahil sa manpanig ng bansa ay kanyang inaabot, matulungan lang ang mga kapusbalad at lubos na nangangailangan. Tay! Uh-huh. Kamusta po kayo? Nangyari, nasa babakaramdam eh. Okay lang po kayo? Okay lang po. Bakit kayo dito nakatira? Kasi po, wala po kami tirahan sa amin, sa taas ko, kaya po dito po kami tumigil. Ano yung bigas? Ito? Ay, kuya. Diyan na lang. Malakas po yung buhos ng ulan, kaya nananatili pa po kami ng team dito. At itong mga bata na ito ay nagtigil sa kaayos nitong trabal. So, hindi ko ini-expect na ganito yung madadatan natin na ganito kahirap yung buhay ko nila. Ilan lamang sa mga natulungan ni Pugong Biyahero na nagpaantig sa puso ng mga manonood ay ang dalawang matandang nakatira sa tuktok ng bundok na kung saan ang kanilang tirahan ay sira-sira na at pinagtagpi-tagpi lamang na kapag umuulan ay nasa sulok na lamang sila dahil sila ay mababasa ng tulo at tanggi ng ulan. Na ngayon, dahil sa tulong ni Pugong Biyahero ay napaayos na ang kanilang tirahan. Kasi silang kakainin kasi wala pa silang, wala man lang silang bigas, wala pang sinain, wala silang sinain. So umaasa lang po sila sa bigay ng mga kapitbahay, bigay ng anak. Pero isa pa sa natulungan ni Pugong Biyahero ay ang dalawang katutubong si Ninita at Maylene na kung saan ang kanilang kagandahan ay mala Barbie doll at artistahin. Sa tulong nga ni Pugong Biyahero ay kanyang binihisan at dinala sa Maynila upang makapag-aral. Katini, letter. B?
Ang ipinantutulong ni Pugo Piajero ay mula sa kinikita niya sa nafe-feature niyang video. Bukod sa kanyang sahod, ay malaking tulong din sa kanya upang makapagatid ng tulong ay dahil din sa tulong ng kanyang mga sponsors. At ang ilan dito ay ang ating mga kababayang OFW at Good Samaritan. At nagbigay din ng 1,000 si Ma'am Jo B. Vendex. So ang total po nito ay 15,000. Okay. Narito ang analytics ni Pugong Biyahero. Ngayong July 2022, ay nagtala si Pugong Biyahero ng 25.823 million views at siya ay maaaring kumita mula 360,000 hanggang 5.7 million pesos mula sa YouTube ads. Number 3. Number 3, Jeyo Ong. Si Jeyo Ong ay 25 years old, isang singer, rapper, songwriter at vlogger. Ilan sa mga kantang napasikat ni Jeyo Ong ay ang mga kantang tulad ng Peking Kaibigan, Kasalukuyan, Parokyana at iba pa. Wala yan sa laki ng grupo nyo lang, basta bawat isa totoo. Pero di bali na pre, alam kong di aasenso mga diskarte. Di mo naman nais na pakilaman ng buhay mo. Napansin ko lang kasi na ang haba na nasuhay mo. Nagkakanda, rapa sa pagkakayod, nanay at tatay mo. Taong 2019, nang nasa tugatog na ng tagumpay si Jeyo Ong dahil sa kabi-kabila ang concerts, guesting at album launching. Ngunit pagtungtong ng 2020, ay di inaasahang magkaroon tayo ng pandemya at lahat apektado sa krisis ng dulot nito. Kasama na nga rito si Jeyo Ong. Dito na siya nawala ng trabaho at mapupuntahan. Kaya naman, naisipan ni Jeyo Ong at ng kanyang pamilya na umuwi na lang ng Palawan. At dito'y sinimulan na nilang mag-vlog at nabuo na nga ang Ong Fam, kung saan ang niche ng content nila ay about travel while they live. Hindi nila inaantay ang mga memories na dumating, pagkos ginagawa na nila ito. Madalas nga sa kanilang biyahe ay wala naman talagang destinasyon, pero saan man sila mapadpad, isa lang ang mahalaga, ay ligtas ang bawat isa sa kanila. Isang tuktok! Bottom! Ah! Isang tuktok! Bottom! Ah! Ah, joke lang, ano yung tuktok? Oh! Sige, bira! Bira! Let's get it, boy! Nakakasama ni Jeyo Ong ay ang kanyang Ong Fam na sina Domeng, Mafe, Joshua, Jaydon at Janice. Happy Tundon. Ha? Happy. Happy? Happy. Oh. Saan? Sino happy? Wow! Happy Father's Day po. Lalo na kay Daddy. Happy Father's Day din. Oh, Daddy. Maraming salamat din sa mga tutor mo sa amin, sa mga pagmamahal na binigyan niyo po sa amin. Kulit-kulit kami. Pasaway talaga. Pasaway talaga kami. Father's Day to you. Wow! Salamat sa lahat, sa lahat ng Ong Fam. Sana sa lahat ng mga ama, nanay, na nagpapakatatay sa mga anak. Sana lahat kayo masaya nga rin ngayong araw na to. Sa bawat video na kanilang ina-upload, ay talaga namang huwag mong kaligtaan dahil marami kang aral at inspirasyong mapupulot dito. At mabifil mo rin kabilang ka sa kanilang pamilya. Dahil ang motto nga nila ay We Are Ong Fam. Be one of us. Saan punta nyo po? Saan punta nyo? Irawan po. Ah, Irawan? Naglakad ka lang simula? Wala kasi ka. Kasi kaming pira. Ay, sabi ko, mag-uwi muna ako kasi sabi ko, umalis ako niya. Kasi Irawan kasi, bagong panganak. Ay, lumabas na yung baby. Oh. Hatid ka na namin, nanay, ha? Kayo dito, may pagkain kayo dito. Dito na tayo sa grocery store. Tapos sabihin na natin na kung anong gusto niya, bibili natin dito. Bababa ka dyan, tapos bibili mo lahat ng kailangan mo. Marami kailangan siya. 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 Marami kailangan siya.
Sa mundong ating ginagalawan ngayon na puro sakuna, gyera, pandemya, taghirap at hatred sa mga tao, may isang pamilyang Ong Fam na nagpapakita na ang buhay ay simple lang at masaya. Sinishare nila sa kanilang manonood na pwede tayong maging masaya kahit nasa madilim na parte tayo ng buhay natin. Parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin, bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila. Isa ang Ong Fam sa napakagandang halimbawa ng pagsasama ng isang pamilya na kahit simpleng buhay, puro ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Lahat ng ito ay nag-umpisa lang sa simpleng hilig na hanggang ngayon ginagawa namin. Na iba lang, ang laki na ng pamilya namin, ang laki na natin, ang dami na natin. Kaya naman ang inyong mga gustong marating, tuloy lang. Dahil daraan lang tayo dito sa mundong ito. Walang mananatili. Ang mananatili lamang ay ang alaala. Narito ang analytics ni Jeyo Ong. Ngayong July 2022 ay nagtala si Jeyo Ong ng 28.700 million views at siya ay maaring kumita mula 450,000 hanggang 6.4 million pesos mula sa YouTube ads. Number 2. Number 2. Von Ordonia Vlogs. Si Von Ordonia ay 23 years old, isang vlogger at content creator, kung saan ang mga mapapanood sa kanyang channel ay ang kanyang mga adventures, pranks, at ang pag-i-stream ng mga online games. Yung pinilig ang macho dito po sa Grand Theft Auto 5! Bye! Mabibis kita, bitchy macho! Lapit! Musta din! Bukod sa pag-vlog, ay onan din siyang ama sa kanyang anak kay singer-musician na si Carlin Ocampo, na ngayon may sarili na rin channel at nakakasama siya sa mga vlogs ni Pon. Grabe, sobrang intense itong part na to. Sorry sa mga may spoil ko ha, pasensya na lang. Ulo, yan na yung monster na vlog! Ayan na! Ilan sa mga video ni Bon kasama si Carlin at kaibigan ay mga adventurous videos niya tulad ng mga pag-explore sa haunted houses na kung saan tinutukan ito ng mga viewers. Shit, boy! It looks like parang a cemetery, no? Medyo nahihilo lang ako. Kuwento na. Hindi lang pranks at adventures ang tampok sa kanyang channel dahil isa rin siyang game streamer kung saan kasama niyang naglalaro ang mga kaibigan. Dahil dito, nakapagbuo siya ng samahan na lumalawig na rin ngayon. Ito ay ang Billionaire Gang. We are the Billionaire Gang and we turn our game into reality. Kaya kung ang hilig mo ay pranks at adventures, ay talaga namang isa sa best recommend ay ang channel ni Von Ordonia at Billionaire Gang dahil sa quality content na binibigay nila sa kanilang manonood. Samahan nyo kami sa gabi na to dahil kasama namin kayo dito. BG, may natin to. Narito. 3, 2, 1, BG. Yeah. Narito ang analytics ni Von Ordonia. Ngayong July 2022 ay nagtala si Von Ordonia ng 32.87 million views at siya ay maaring kumita mula 450,000 hanggang 7.2 million pesos mula sa YouTube ads. Number 1. Number 1, Kong TV. Si Lincoln Velasquez o mas kilalang Kong TV ay 30 years old. Isang komedyante, musician, vlogger at online streamer. Nag-umpisa lamang sa trip-trip na video ang mga uploads nito. Kalaunay, nagtuloy-tuloy dahil na rin sa nakakapagpasaya siya at maaari ring kumita. Kamukha ba tayo, miss? Kamukha ba kami? Hindi kayo paposto. Hindi kayo paposto. Bukod sa pagpapasaya sa mga manonood, si Kong ay hinahangaan ngayon ng marami dahil sa pagiging on-hands at responsable niyang ama sa kanyang anak na si Kidlat o Zeus Emmanuel kay V. Cortez na isa ring sikat na vlogger. Sabi niya, ang alikabok naman dito. Eh, welcome to planet Earth, ha? Welcome to planet Earth! Buhat ka kay daddy. Dito ka kay daddy.
Alam mo na ba na ito ang mundo? Pinangalan ka namin dyan sa mga ulap pag merong ulan, kumikidlat. Tinutukan din ng marami noon noong mag-gender reveal na sila sa kanilang anak kung ito nga ba'y Little Kong o Little V. Sa pamamagitan ng helicopter ay na-reveal na ngang kulay blue confetti ito at ito na nga si Little Kong or si Kidlat at ang eksenang yon ay ang talagang nagpaantig sa bawat puso ng mga manonood. Message ko kay Kidlat, nakikita mo naman siguro anak, napaka-special mo kasi mapapanood mo to 10 years, hindi ko alam from now, no? Yung pa lumalabas, siguro nakikita na muna kung gano'n ka namin kamahal. Yung salamat kasi muting ka, mukhang babaguhin mo ang buhay namin. I love you, Kidlat. We're sa'yo, peace. Dahil sa pagmamahalan ni Kong at V, pinanganak din ang Team Payaman, kung saan ang team na ito ay ang pamilya niya upang katulong niya sa pagpapasaya sa madla. Sabi mo, Bossy, road trip lang, Bossy. Parang ataw kayo, bibili ko kasi kami ng lupa. Pobre, masaya dito. Di ako natutuwa, Bossy. Pagkina mo! Kala ko kahawi, pre. Insik. Kala ko kahawi, pre. Insik. Atak ka to, ato. Yung proseso namin, bago ma-upload yung video, kinikritik ko nila ang bawat senaryo. Tapos napanood na, sasabihin nila, anong nangyari yun na yun? Kasi kanina, ang daming comment. Akala mo naman lahat ng vlog niya nakaka- Sino nga bang makakapagsabing ang dating nag-umpisa lamang sa trip-trip na video, ngayon ay di na maikukubling idolo na at inspirasyon na sa mga nakakarami. Tinanong nung polis, sabi sa Pilipino, anong ginagawa mo nung nangyari yung krimen? Kayaman ho, pero tumatay ako. Kailahakbang ang layo mo sa pangyayari? Meron ba namang kumatay habang humahakbang? Ang ina ko rin, magsasayaw na lang ako. Pag sinuntong yung matatay talaga. Ay, maglalakad talaga. Boy, alam mo to, boy. Ano nauuna sa buntis pag naglalakad? John. Puso. Bakit? Bakit? Aso yung buntis, boy. Masayang pamilya, kaibigan, at mga pangarap. Ilan lamang sa mga panaginip ni Kong na natupad na at sa kanyang paglalakbay na kung kaya niyang gawin ay lalong kaya natin. At di natin mamamalayan, nandun na pala tayo. Congrats! Happy 10 million! Nandun ka na pala. Dito na lang mga paano, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Dream big! Aim for the sky! Make it happen! Power! Peace! Narito ang analytics ni Kong TV. Ngayong July 2022 ay nagtala si Kong TV ng 34.692 million views at siya ay maaring kumita mula 480,000 hanggang 7.5 million pesos mula sa YouTube ads. Ikaw ka knows, sinong YouTube vlogger ang hinaangaan mo at nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon? I-comment mo naman yan para may shoutout ka namin sa ating susunod na video. At baka, isa ka sa papalaring manalo sa ating cash and giveaway. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe ka na rin. Magsama-sama na naman ulit tayo sa isa na namang video na kapupulutan mo ng aral. Dito lang yan sa Knows Mo Ba? On Raniel or Suwat TV.